Para hindi ko na po sasayangin yung oras nyo, okay, dahil ipapresent ko na po sa inyo yung negosyo. Okay, so sisimulan na po natin. Okay, mag-share lang po tayo ng screen. Ayan, para sa mga live po natin dyan. Okay, sa live po natin dyan sa online. So ito po, nakikita nyo po yung screen ko. Ayan, so thank you sa nag-share ng screen. Okay. Ayan, so okay lang ba, smile muna kayong lahat? Ayan, smile muna, kasi parang nakasimangot kayo kanina pa. Ayan, ano ba problema? Heartbroken ba? Iniwan ba yung iba dyan? Ayan, so ito na, welcome to Unified Products and Services. Franchise Business Orientation, opportunity for new entrepreneur. Sino po dito yung mga first time magnegosyo? First time mag-business? Ayan, first time? So walang first time. Okay, so lahat naman nakapag-business na. Okay, so ito po, kahit anong background mo sa labas, open po to para sa'yo. Para sa inyong lahat talaga, kahit anong background mo pa. Okay, kagaya ko, first time ko lang din po magnegosyo. So, dahil kahit estudyante po ako, nakapag-business pa rin po ako dito sa Unified. Okay? Ayan, so next natin. So, syempre, pagpapasok ka sa isang negosyo, kailangan makilala mo muna yung company na papasukin mo. Tama ba? Kasi syempre, lahat naman tayo, sigurista, titingnan natin kung talagang totoo ba, kung legit. Okay, so syempre kasama na yung background ng company. Okay, so si Unified po, Unified Products and Services Incorporated or UPS, was established on November 11, 2011. So ibig sabihin po, isang dekada na po si Unified. Okay? Ito lang po, sino po dito may mga jowa? Ayan, may jowa, may jowa. Ayan, natawa sila, di ba? Yung iba nahihiya, charo. May mga asawa. May mga asawa. Okay. So sabi daw nila sa isang relasyon daw, pag tumagal daw kayo ng 5 to 6 years, ibig sabihin, stable na daw yung relationship nyo. Okay. Pero sabi nila, bakit yung JD naghiwalay? Di ba? Pero ito po, yung Unified po, actually po, subok na siya. So nasubukan na po natin, nagkaroon na siya ng mga trial and errors. Okay, marami na pong mga first-timer na nagnegosyo sa Unified na talagang nasubukan na talaga yung system. Okay? So nakalagay po dyan, the company was initially formed as the exclusive marketing, okay, arm of GPRS or Global Pinoy Remittance and Services. Okay? So pwede nyo po yung search sa Google, yung GPRS. Okay? And sa Facebook. Okay? So next natin. At syempre, alam mo na yung background, dapat alamin naman natin yung mga legalities. Okay, kung talagang legal talaga, tsaka yung mga permits natin. Good news po dyan, registered po tayo sa SEC or Security and Exchange Commission. Ayan, so yun po yung registration number natin. Same po sa BSP. Ito po ah, bago po kayo pumasok sa isang negosyo, ang pinakaunang titignan nyo po yung sa SEC. Kung talagang legal ba talaga siya. Yun po yung una mong titignan. Okay? And then po, yung BSP naman, okay, actually sa BSP po, Bangko Sentral ng Pilipinas, bago po kayo makapag-registered sa BSP, kailangan nyo po muna ng 100 million na savings. Okay, meron pa dito nun? 100 million? Wala. So, good news, hindi ka po makakapag-register. Pero dahil sobrang yaman ng presidente ng Unified, nakapag-registered po tayo sa BSP. So, ibig sabihin po, secure na secure po yung pera mo sa remittance natin. Okay, and then po, BIR, syempre nagbabayad tayo ng mga tax. Ayan, so yun yung mga permits natin, makikita nyo po yan sa third floor. Okay, so next. Ayan, ang gwapo, tama ba? So nakikita nyo po dyan yung nasa harapan po ng screen. Ayan po si Fres Emmanuel Manny Pascual. So siya po ang nagmamay-ari ng Unified Products and Services. So para lang at least kilala nyo po siya, isa po siyang former CPA po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ibig sabihin, nag-accountant po siya before. Pero ngayon po, sobrang dami niya na pong negosyo. Okay, sobrang dami niya ng negosyo. Isa lang po si Unify sa mga negosyo niya. Okay, so nakalagay dyan yung Save More niya, yung Global Pinoy Travel and Tours, Global Pinoy Remittance and Services, at sobrang dami pang iba. Okay? So, palakpakan naman natin si Press Money. Okay, sobrang humble po niya. Actually, pag nakita niyo po yan, parang alam mo yun, sobrang humble, makakamayan mo, di ba? Mabibigyan kanya ng tips. Ganun siya, sobrang humble. Okay? So, next po natin. Ayan. So, ano bang meron kay Unified once na nag-franchise ka? So, syempre, sir, pag nag-franchise ka po sa Unified, magkakaroon ka po ng system.
ng account. Familiar po ba kay GCash? Okay, si Globe po kasi kay GCash yun. Okay? Si Smart Money kay Smart. Ngayon po, kay Unified po, meron po tayong eCash Pay account or electronic cash na kung saan po yung income nyo po sa system nyo, nasa system nyo lang. At pwede nyo po siyang i-cash out through cheque o di kaya sa mga bank accounts nyo, i-credit nyo sa mga bank accounts nyo. Okay, pwede. At nakalagay po dyan, powered by Aletech Solution. So, meron tayong IT company. So, shalin yung negosyo mo kasi bakit? Meron kang 50 plus na professional na IT, sila rin yung bahalang mag-upgrade ng system kapag may mga bagong services, may mga bagong partners na darating po sa system nyo. So, i-update mo na lang siya sa Play Store. Tama ba? So, shalin ka, di ba? So, ito po nakalagay dyan. Web service provider natin po si Amazon Web Services. Grabe. Kilala niyo po ba si Facebook? Si Google, si YouTube, di ba? Ang server po nila si Amazon. Kung bakit po ganun po kabilis, di ba? Ang server nila Facebook dahil po naka-Amazon po sila. At ang good news po, si Unified po, naka-Amazon web server po natin ay si Amazon. Okay, palakpakan po natin yan. Okay. Actually, nag-i-start pa lang po talaga tayo. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Okay, so ito na po. After nyo po mag-franchise, magkakaroon kayo ng eCash account. Ito po yung laman niya. Okay, ito po yung loob ng system mo. Magkakaroon ka ng remittance, bills payment, e-loading, insurance, ticketing, travel and tours, online shop, marami pang iba. Actually, sobrang dami na dagdag po na services. Pero dahil ito po talaga yung pinakaunang negosyo po talaga ni Unified, so ito po muna i-discuss po natin, iisa-isahin po natin yan. So lahat po yan nasa system mo na. Okay? So, unahin na natin yung pinakauna nating negosyo. Pero bago yan, okay, papakita ko po muna sa inyo yung mga benefits and advantages po once po na nag-franchise ka po kay Unified. So, una po, one-stop shop. So, lahat po ng mga nakita nyo kanina negosyo mo na. Okay, and nakalagay po dyan, fastest ROI business. Sobrang bilis po ng return of investment. Promise, sobrang bilis. Ako po, na-return lang po yung investment ko, 2 weeks lang. Ayan, sabi ni sir, may investment pala dito. Mag-i-invest pala ako. Tama ba? So, ito pa, one-time and low-cost investment. Easy to set up kasi bakit? Home-based po yung negosyo natin. Phone lang, pwede mo na siyang gawin. Okay? Laptop, computer mo, pwede na. Okay, so madali na talaga siyang i-set up. So, nakalagay po dyan, world-class services. No quota, cash bond, maintaining balance. So, hindi mo na kailangan mag-maintain ng balance mo, ng pondo mo. So, no need na siya. Okay? And hindi ka na magbabayad ng mga cash bonds. Hindi nyo na kailangan kumota every month. Okay? Lifetime business. Okay? Para sa mga mamshi natin dyan na may mga junakis na, di ba? So, pwede nyo pong ipamana yung negosyo mo sa mga kaapu-apuhan mo pa. Di ba? So, hanggat may mga nagbabayad ng bills, yung negosyo mo nandyan pa din. Okay? Hanggang may mga OFW, may mga sumasakay ng eroplano, di ba yung negosyo mo, pwedeng-pwedeng mo siyang gamitin kahit sa mga apo mo pa sa tuhod. Di ba? So, kagandahan po dyan, free trainings and seminars din po tayo. Kagaya niyan, di ba? Nakaupo ka dyan ngayon. Nagbayad ka ba? Di ba? Hindi naman. So, ibig sabihin, pwede mong gawin yung negosyo mo. Pwede mo siyang aralin ng libre lang. At may mga magagandang speaker pa na nagsasalita, 'di ba? Hindi ka nalugi, 'di ba? So ayan, earn unlimited income. Okay, so sobrang unlimited talaga ng income. Malalaman niyo po 'yan mamaya. Okay? So next, okay, unahin na natin yung pinakaunang negosyo na pwede mong gamitin sa system mo. Una po natin is yung bills payment. Ayan, so ang gagawin po natin, ipagkukumpara po natin yung mga bills payment sa labas. I-compare po natin siya kay Unified. So, unahin na po natin yung mga traditional bayad centers. Sino po dito yung nagbabayad ng bills? Walang nagbabayad ng bills! Yari kayo, di ba? So, nagbabayad ng bills. Pag hindi ka nagtas ng kamay dyan, sabihin, jumper ka. Sige, bahala ka dyan. Naka-live tayo, di ba? So, ito po yung mga, kung nagbabayad ka po ng bills, syempre pumupunta ka ng mga bayad center. Sa palengke, di ba? Pipila ka pa. Di ba? Meron pa siyang cut off hanggang 5 PM lang, di ba? Ang hirap. Lalo na pag ikaw empleyado ka, tapos yung uwi mo alas 5, di ba? Paano mo siya babayaran, di ba? So, kagandahan po dyan, ayan, sa labas po, pag pumunta ka sa mga buy center, pipila ka pa,
Diba? Alam niyo po sa mga kababaihan dyan, magkikilay pa tayo, diba? Hindi naman tayo pwede lumabas na mabaho, diba? Yung mga babae, walang lipstick, hindi makakalabas, diba? So, exert time and effort. Sino po dito yung mga nanay? Okay, mga nanay. Ayan, lalo na pag may mga ba... Yung nanay daw si sir. Ayan. So, ayan, nakagandahan dyan. Sa mga nanay po natin na may anak dyan, syempre may anak ka naman talaga, diba? So, pagpupunta ka ng bahay center, minsan yung anak mo sumasama. Diba? May mga bata kang kasama. Alam mo yung tipong pupunta ka lang sa Viet Center, mamaya-maya, nasa Jollibee ka na. Diba? Alam mo yung tipong tinuturo-turo ng anak mo, diba? Imbis na magbabayad ka lang ng bills, dumagdag na naman yung mga expenses mo. And, diba? And more expenses. And kung gusto nyo po na ayaw mo nang pumila sa labas, pwede ka pong mag-franchise ng sarili mong Viet Center. Okay, open for franchise po yung Viet Center sa labas. Kaso lang, nagkakahalaga po siya ng 350,000. Meron po 350,000. Ayan, kung may 350,000 ka po dyan, pwede ka mag-franchise. Kaso lang po, franchise pa lang yan. Hindi pa kasama yung mga expenses mo sa Viet Center mo. Okay? Pero good news, okay? Dahil hindi mo na kailangan maglabas ng ganyang kapital, si Unified po, earn service fee, home base, no hassle, save time and effort, and sobrang convenient. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, si Unified po, pwede ka na magbayad ng bills sa phone mo lang. Diba? Alam mo yung tipong kahit nasa CR ka pagising mo ng umaga, diba? Pag kailangan mo na magbayad ng bills, diba? Pindutin mo na lang yung phone mo para ka lang nag-Facebook. Diba? Ito, sa mga asawa dyan, may mga asawa, sino yung una mong hinahawakan, ma'am? Cellphone o asawa? Cellphone! Nagselos sa asawa. Hindi, joke lang. Ayaw ko yung una mo inaunahan, yung una mong hinahawakan yung asawa, yung cellphone mo, di ba? Alam mo, pag-open mo ng phone mo, di ba, magbabayad ka na lang ng bills. So, ganun siya kadali, ganun siya convenient. Okay? And then, pwede niyo pa po siyang inegosyo. Okay? Baka kasi sinasabi niyo sa akin, ma'am, meron namang GCash eh. Di ba, ma'am, meron namang PayMaya. Pwede naman kami magbayad doon ng bills. Pero ito po, good news sa atin. Pwede niyo pong inegosyo yung Unified, kikita po kayo dyan through markup. Okay, so halimbawa po, 50 pesos po ang minarkup nyo. Sa amin po kasi sa lugar namin, ang minamarkup ko po doon is 50 pesos. Kasi po bakit? Pag pupunta po kami ng palengke, kailangan pa po namin mag-tricycle, 25 pesos papuntang palengke, balikan pa 50 pesos. So ginagawa ko po, yung 50 pesos po, sinacharge ko na lang po siya sa mga customers ko. Okay, so halimbawa na lang po, ganito. May 10 bills po na nagbayad sa'yo sa loob ng isang araw. Okay, 50 pesos times 10 bills per day, meron ka pong potential income 500 pesos sa loob ng isang araw. Sa isang bahay lang, di ba? Sa isang bahay, di ba may 3 bills na binabayaran? Wi-Fi, tubig, kuryente. So hindi ka nalugi, di ba? Talagang... Ayun na, may umuwi na. Dejo ka na. Ayan. So, 500 pesos, i-times po natin yan up to 30 days, nagtuloy-tuloy. Okay, so, pag pinag-times po natin, okay, 500 times 30 days, meron ka pong potential income na 15,000 a month. Ang kagandahan po dyan, eto ah, ang kagandahan po dyan, monthly pa po yan. Alam mo kung bakit? Buwan-buwan ka nagbabayad ng bills. Tama ba? Okay, so next natin. Ito po yung mga ka-partners po natin sa bills payment. Para ka talagang bayad center. Pwede ka magbayad dito ng Meralco, Maynila, Manila Water, Signal, PLDT, Easy Trip, at sobrang dami pang iba. Okay, kung ikaw nag-aaral ka sa mga university, may mga school tayo dito na pwede mong bayaran yung mga miscellaneous fee mo, yung mga tuition mo. Diba? Ayan. Okay, so ayan yung mga billers natin. Sobrang dami. And then ito po, after nyo po mag-transact, baka kasi nga may tinatanong nyo po sa akin, di ba? Paano po yung resibo? Okay? Ito po ginagawa ko. Dahil po yung resibo po natin is nasa online, pwede po natin siya i-open sa ating browser. Pagka-open po natin, pwede nyo po siyang i-print. Okay? So pwede nyo po siyang i-print, pwede nyo po ibigay sa customer nyo, o di kaya through Gmail na lang. Okay? So ayan po yung resibo natin. Maganda po ba yung best payment? Maganda ba yung best payment? Grabe, palakpakan natin yung best payment, okay? Ayan, actually ma'am, isang negosyo pa lang po yan. Okay, meron pa po tayong pangalawang negosyo.
Okay, ito po yung ating remittance services. Okay, so ito po una po natin, ikukumpara po ulit natin yung traditional sa unified. So sino po dito yung mga nagpapadala? Ay, nagpapadala, pinapadalahan! Grabe, parang ang lulungkot ng mga nagpapadala, di ba? Yung mga pinapadalahan, parang ang hayahay, di ba? So ito po ang kagandahan dyan. Kung nagpapadala ka po, syempre pupunta ka sa mga sa palengke, di ba? Sa Cebuana, sa Western, di ba? Pipila ka pa dyan. Di ba? Kagaya kayo na sa bills payment. And then, may mga rates pa po yan. Pataas yung padala mo, pataas ang pataas yung charge. Okay? At kung gusto mong magkaroon ng remittance, sarili mong remittance, pera padalahan, or Western Union, kailangan niyo po maglabas ng kapital na 2 million pesos. 2 million meron po ba? Actually, pangalan pa lang po yan. Ang ipinaranchise po dyan. Kasi bakit pag Western Union, kilala. Tama ba? Hindi pa kasama yung outlet mo, yung mga expenses mo. Pero good thing po, hindi po ganyang kalaki yung capital na ilalabas mo sa Unified. Okay, ito po si Unified, BSP registered. Home base, hindi po kailangan ng pwesto. Okay, AMLA regulated, convenient, system fee, 25 pesos per transaction. So ano pong ibig sabihin? Naka-registered po tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So kapag meron ka pong mga padala na hanggang 50,000, wala pong problema kasi bakit naka-AMLA regulated naman po tayo. So ibig sabihin po, safe na safe talaga yung pera mo sa system mo. Okay? So bago yan pumasok, bago yan mag-send, bago yan mag-receive, talaga meron talagang mga hinihingi dyan na details, di ba? Sobrang secure na secure. Okay? Ito po. Kung sa labas po, okay, ang padala po, pataas ang pataas yung charge, sa Unified po, e-cash to e-cash, naka-flat rate po tayo, 25 pesos lang. 1 to 50,000 na padala. San ka pa? Tama ba? So, halimbawa na lang po, e-cash padala, member to member, okay, 50,000 po yung pinadala mo. Okay, so dahil sa Unified Outlet ka po nag-transact, okay, ang charge lang po dyan is 25 pesos, pero sa customer mo, ang charge mo, 500 pesos. Gagayahin mo yung charge ni Cebuana. Diba? Hindi naman nila malalaman eh. Tama ba? So, yung 500 pesos, ilas natin yung 25 pesos na transaction mo, na system fee, meron ka pong income dyan na 475 pesos, isang transaction pa lang. Okay? Eh, paano pag may mga kakilala kang mga OFW? Tama ba? So, ganun po siya. Actually, meron po kami dito taga Japan. Sobrang laki na kumita po ng talaga sa remittance po natin. Kasi mahal po ang padala po galing ng ibang bansa sa mga overseas, di ba? Okay, so ito po yung mga ka-partners natin. Pwede ka pong tumanggap ng padala sa mga Western. Okay, mga ka-partners natin sa Cebuana, GCash. Pwede ka pong mag-top up sa GCash natin. Magagamit na siya sa system natin. GCash sa Paymaya, pwede na din. Okay, Paymaya top up, pwede na din. MoneyGram, iRemit, Cebuana. Credit to Bank, pwede din. Okay, so available na po yan sa system natin. And then po, ito po yung resibo natin. So ito po ibibigay niyo po sa customer nyo once po na sila po ay nakapag-transaction sa inyo. Okay? So kapag may mga printer po kayo dyan, okay lang i-print. Pero kung wala, meron po yung maliit na bibili. Or kung wala pa din, pwede nyo naman po ibigay sa customer nyo online. Tama ba? So ito. So okay po ba yung remittance natin? Maganda? Magandang maganda ba? Ayan, palakpakan naman natin yung remittance natin. Ayan. So actually po, pangalawa pa lang po yun. Pangatlo na po tayo. Sino po dito yung makasamakay ng aeroplano na? Ayan, nakasakay na ng aeroplano. Ayan. Nakakita na ng aeroplano. Ayan. Hindi pa rin kayo nakakita ng aeroplano. Ayan, so ako po kasi, hindi pa po ako nakasakay. Pero nakakita na po ako ng aeroplano. Okay? Pero po ito maganda. Ako na po ngayon yung nagbubook ng ticket papuntang aeroplano. Diba? Pag nagtatravel sila. So actually po, ito po, once mo nag-franchise ka sa Unified, pwede ka pong magkaroon ng sarili mong travel and tours and ticketing business. Okay, alam mo yung tipong ikaw na mismo yung nagbubook ng ticket mo? Kapag mahilig ka mag-travel, ikaw na magbubook ng sarili mong ticket, wala pang mga charge. Tama ba? Walang mga hidden fees, walang mga hidden tax. Diba? And sa Unified po, kagandahan po dyan, hindi nyo na kailangan maglabas ng ganyang kalaking kapital para magkaroon ka ng airline ticketing. Dahil po, si Press Money po, bayad na po niya yan lahat.
Lahat po ng mga cash bond sa per airlines bed na po ni Press Money. So, ibig sabihin po, once po na nag-franchise ka po sa Unified, automatic, lahat ng mga partners po ng Unified, partners mo na din. Okay, at pinapalakpakan po yan. Okay? At ang kagandahan po dito, pwede ka po mag-book ng ticket domestic and international. So, kapag meron ka mga client na pupunta ng ibang bansa, so, pwedeng ikaw na yung mag-process ng ticket. Okay? So, paano po ang kitaan? Okay, so ito na. So, ang kitaan po dito, through markup. So, kung magkano yung markup mo, yun na po yung income mo. Di ba maganda? Pag nag-markup ka ng 500, sa'yo na yun. Pag nag-markup ka ng 1,000, sa'yo na yun. Okay, so wala nang ihingiin yung system na sa'yo. Okay, wala na siyang ihingiin. So, halimbawa po, pwede ka po kasi mag-book dito one way and round trip. Kapag balikan po yan, yung markup mo, magka-times po yan ng 2. So, ibig sabihin, pag 500, magiging 1,000 na yung total ng income mo. Ganun siya. Okay? So, halimbawa pa sa domestic, 300 to 500. Sa international, 750 to 1,000. Okay? So, example na lang po natin. Nag-book po ng ticket. Anong pangalan mo, ma'am? Angel. Okay? So, halimbawa si ma'am Angel, nag-book po siya ng ticket, domestic flight, round trip. Okay? May customer po siya. Okay, and then po, ang markup niya po, walang sagad-sagad, 500 pesos. Diba? Kasi kaaway niya po yung nag-book niya ng ticket kasi nagad niya. Diba? So, 500 pesos po na yan, dahil round trip po yan, ang times po yan ng 2, so ang total income po ni Ma'am Angel is 1,000 pesos. Okay? And ito po maganda. Pag 1,000 po yan, eh 10 tao po yun. 10 packs. Okay, yung 10 tao po na yun, magka-times po siya ng 1,000, ang total income po ni Ma'am Angel, 10,000 pesos sa isang booking. Ang good news po doon, yung 10,000 po na kinita ni Ma'am Angel, tinransact niya lang po yun, isang oras lang. Kasi bakit? Bawat transaction po natin ng ticket natin, nagtatagal lang po siya ng 5 to 6 minutes kada isang ticket. Diba? Alamin din po, hindi ka mababalo sa 10,000 eh. Alam mo, tipo, mababaliw ka sa oras, sa minuto na binook niya. Na alam mo, tipo, kumita ka ng 10,000 sa loob lang ng isang oras. Eh, isang buwan mo na yon sa trabaho. Tama ba? So, palakpakan naman natin yung ticketing po ni Unified. Okay. So, next po natin. Siyempre, ito po yung mga ka-partners po natin. Dito po yung pwede kang mga makipag-book. O, di kaya kapag may mga customer ka na nagtatanong sa'yo, o may Air Asia ba yan? Di ba? Nabubul na tayo, di ba? So, may ano ba yung Philippine Airlines ba yan? So, meron. Meron po tayong 406 airlines na ka-partners. Di ba? At alam mo yung lahat po yung available po yung sa system natin. Okay? And accredited po tayo ng IATA. Okay? Ng agent po tayo sa IATA, International Air Transport Association. Okay? So, pwede tayo mag-book ng ticket kahit international pa yan. Okay, so ito po yung mga receivable po ng ating ticketing. Okay, so ito po yung sample receipt niya. So ito po yung bibigay natin sa client natin. Eh sa airport naman, di ba, tumatanggap sila online ticket na lang. Software, di ba? Soft copy. So yan po yung itsura niya. Okay, so palakpakan naman pata yung ticketing natin. Palakpakan natin. Ayan, so next po natin. Ayan, so yung pang-apat po nating negosyo, eto na po yung ating e-loading business. Sino po dito yung mga nagpapaload? Nagpapaload. Ay, yung iba may wifi, taray. So yung mga nagpapaload dyan ng mga pang-call, ba? Diba? So kung ikaw po, ako po naniniwala, ito daw po yung negosyo na walang kakwenta-kwenta. Totoo ba yon? Loading business daw yung walang kakwenta-kwenta kasi piso-piso lang daw ang income. Pero ako po naniniwala, pag yung piso-piso na yung nagsama-sama, malaki yan. Tama ba? Eto po, kilala niyo po ba si Smart? Si Smart? Si Smart po, nagsimula lang po siya sa 3 subscribers lang. So, ibig sabihin po, 3 lang po yung mga gumagamit ng Smart na SIM. Kada text puro ng hi, di ba, may piso po si Smart. Okay, pag nag-reply po ng hello, may piso na naman si Smart. Di ba? So, ibig sabihin, kada text nun, may income si Smart. Eh, kamusta na ba ngayon yung ini-income ng network niya? Tama ba? Ng Smart, di ba? So, palakpakan naman natin yung loading business. Kung gusto niyo pa magkaroon ng loading business, nagkakahalaga po yun ng 5,000 to 8,000 sa labas.
Okay, sa Unified po, hindi po ganyan. Kasi po, kasama na po siya sa isang system. Okay, so si Unified po, kagandahan dito, lahat na po ng mga SIM, Globe, Smart, Sun, pinagsama-sama na po siya sa system natin. Hindi nyo na kailangan maglabas ng maraming phone. Hindi nyo na kailangan maglabas ng maraming SIM card. Kasi lahat na po yun, nasa system na po natin lahat. Okay? Kagandahan po dito, hindi lang po tayo pang domestic. Okay? Hindi lang po tayo pang local. Pwede pa po tayong mag-load international. Okay, so pwede natin i-book po yung mga Qatar loading, UAE loading, Hong Kong, di ba? UAE, so pwede po natin silang loadan. Okay, ang kagandahan pa po dyan, pwede ka pong mag-activate ng mga retailers mo. Familiar po ba sa retailers? Okay, yung retailers po ng loading, libre lang po siya sa system natin. Pero dahil negosyante ka, diba? So hindi ka naman, hindi mo naman ililibre yung system mo. Tama ba? Hindi mo siya ililibre, maniningil ka. Opo. So ako po, ang singilan ko po dito, 1,000, minsan 500. Pinakamababa na po yung 500. So depende po siya sa konsensya nyo. Okay, kung magkano nyo po siya ibebeta kasi libre lang naman siya sa system natin. Okay? So example na lang po paano ka i-income dyan. Kapag po nag-load ka po sa system mo ng 30 pesos, ang deduction lang po sa system natin is only 27 pesos. So, meron ka na po agad initial income na 3 pesos. Okay? Eh, di ba sa labas, pag naglo-load ka, di ba? Pag naglo-load ka ng 30, ang singil sa'yo, 33. Hindi na siya regular 30, tama ba? So, ikaw, pwede mong gawin mismo yon. Okay? So, pwede ka din mag-add ng 3 pesos additional markup mo. So, ang total income mo sa isang load pa lang, sa isang customer, 6 pesos kasama na yung markup mo. Okay? So, doble kumpara sa iba. Tama ba? So, maganda po ba yung loading? Maganda po ba yung loading? Ayan, para tutulog na yung iba. Hoy, gumising ka. Okay, ayaw ka sa mga naka-live po dyan kung maganda yung loading, press 2. Okay, sa mga live po natin dyan sa FB. Okay, so palapak naman po natin yung loading. Actually po, ito po yung mga ka-partners niya. Ayan, so ito po yung mga ka-partners natin. Meron po tayong Globe Smart. Ayan, so pwede po tayong mag-load sa mga online games. Ayan, kung ikaw po nag-online games ka dyan sa Steam, sa Game Club, pwede mong loadan. Okay? So, next. Panglima po nating negosyo. Ito po, sino po dito yung mga naka-insured? Insured na po. May insurance na. Ayan, sila ma, may insurance na. Yung mga member ng Unified, insured na yan. Okay? So, ito po, pwede ka po, pwede ka pong mag-alok ng insurance sa mga kilala mo. Or sa online, kung agent ka, kung alam mo yung about sa insurance, pwede mo siyang i-alok. Unlimited. Okay? So, ang kagandahan po dito, kapartner po natin sa Malayan Insurance, sa FPG Insurance. Okay? So, ito po, sa Malayan Insurance po, ito po yung benefits niya. Ito po yung coverage niya. So, accident, dismemberment, disablement, bibigyan po siya ng Malayan Insurance Company ng 100,000. Okay? Plus, pag nakalimutan niya po huminga, mag-additional po yung Malayan Insurance ng 10,000. Okay, so ang total coverage niya is 110,000. Malaki po ba? Malaki? Huwag niyo pong panggigilan ha. Bata pa po tayo, okay? So 110,000 po niyan, under investigation pa po yan. So, ito po ang cover period po niya, isang taon na, sa loob lang po ng 80 pesos sa system natin. Hindi po tayo kagaya sa labas na monthly, nagbibigay ka sa insurance mo. Sa tayo po, yearly, renewable po siya every year. Diba? So, paano nyo po yan, paano po kayo kikita dyan sa insurance natin? Yung insurance po natin, pwede nyo po siya ibenta 300, 500, and 1,000. Depende po sa pangangailangan nyo. Okay? So, kung pangangailangan nyo po 500, pwedeng-pwede. So, halimbawa na lang po, ito, example na lang po tayo sa Barangay Toda. Sa Toda po, mga tricycle drivers, sa lugar niyo po, sa barangay niyo, may mga tricycle. Tama ba? Ang kagandahan dyan, sa mga tricycle po, tricycle lang po yung insured. Yung driver po, hindi. So, ikaw po, alukin niyo po sila ng insurance. So, kakausapin niyo lang po yung presidente ng Toda. Sabi niya sa presidente ng Toda, Pres, i-insure ko po lahat ng drivers mo sa Toda mo. Okay? Sa loob lang ng 300 pesos. Bigyan mo na siya ng komisyon yung presidente. Kasi ikaw naman, mag-book ka lang ng insurance. So, magkano po yung kitaan mo dyan? So, 300 pesos po
Okay, yung siningil mo sa po sa presidente, sa mga tao po, sa mga drivers, 300 pesos po, less po natin yung system fee na 80 pesos, meron ka pong income, kada driver po ng TODA, 220 pesos per policy. So, ibig sabihin po, pag pinag-times po natin yan, 220 times 100 drivers, meron ka pang total income, 22,000 sa loob lang ng isang TODA. Eh, paano kung hindi lang isang daan yan? Diba? Kasi pinakamaliit na isang daan, sobrang dami pong mga tricycle driver, lalo na dyan sa Caloocan. Diba? Sa may bagong barrio, Banda. Alam mo, libo-libo na yung mga tricycle driver. So, pwede nyo po silang i-insure. Okay? So, bukod po sa malayan insurance sa personal accident, meron din po tayong FPG insurance sa mga kabahayan po natin. Sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga landslide, ayan. So, meron din po tayo niyan. CTPL sa mga sasakyan, third party liability. Yung nabangga mo, yun yung bibigyan po ng benefits, okay, ng CTPL. Okay? So, ito po yung example po ng certificate of cover. So, once po na nakapag-transact ka na, ito po yung ibibigay po sa iyo ng system at ibibigay niyo din po sa customer niyo. Okay? So, pwede niyo po yung i-print sa makapal na papel para at least yun po yung ipapakita po nila sa company, sa office po ng malaya, once po na nangyari na nga po yung aksidente. Okay? So, maganda po ba yung insurance? Okay? So, wag po natin panggigilan na para lang po yan sa mga naaksidente. Hindi po kasama yung mga naaksidente na buntis. Okay? So, hindi po siya kasama. Okay? So, eto pang-anim po natin. Sayang. Sayang daw. Okay. So, pang-anim po natin, online shop. Sino po dito yung mga nag-online selling? Online selling? Wala? Ayan sa FB, nag-live selling, di ba? Kung nag-online selling ka po, or kung may kakilala ka nag-online selling, pwede niyo pong ibenta yung produkto nyo sa website po ng Unified. Okay, sa bentanayan.com. At lahat po ng makakita po nun, libo-libo po na franchisee po ng Unified. Okay? So, yan po yung online shop natin. Actually, hindi lang po yan. Meron po tayo mga products. Ayan. Kung nakikita nyo po yung products dyan sa gilid at marami po sa iba sa taas. Okay, mga products po natin, once po na member ka na Unified, meron ka pong 30% discount sa lahat po ng products. At pwede ka din pong bumili ng mga bigas discounted. Tama ba? Ganun siya ka-solid talaga. So actually po, yung anim po na yan, hindi pa po yan tapos. Okay? 20% pa lang po yan ang kitaan. Okay? At meron po tayong mga upcoming services, Trivago, Palawan. Okay, so malapit na po yun sa system po natin. Ayan, so next po natin. Ayan na, ito na yung franchise. Ayan, may capital pala, di ba? May bayad pala, kala ko libre lang, di ba? So ito po, actually meron po tayong tatlong klase ng package. So una po is yung hub. Okay, UPS hub. Ito po yung parang opisina. Kung nakita nyo po yung nasa baba kanina, ganun po siya yung itsura niya. So, para po talaga siyang opisina. Para kang talagang branch out talaga ng Unified. Nagkakahalaga po yan ng 599,000. Okay? So, next. Pangalawa po natin is eCash Pay Center. Pamilyar po sa mga Lotto Outlet. Mga ganong kalaki. Mga franchise ng Cebuana. So, parang ulo lang yung kasha. Ganon. So, yun po. Nagkakalaga po siya ng 65... Parang natatawa kayo. Ayan. So, nagkakalaga po siya ng 65,000. Ayan. So, ganyan po yung kalaki. Okay? So, meron na po yung mga inclusion sa eCash Pay account, mga marketing support, 34% discount kayo ng Unified products. Okay? So, mas mataas yung mga discount. And yung mga Unified services. Okay? So, sino po dito yung kaya yung 75,000? Ako lang? Ayan, meron po tayong pangatlo. Kung hindi niya po kaya yan, meron po tayong pangatlo. Ito po yung Francesco bilang 15 years old. Bilang sadyante na wala namang pinagkakakitaan, tama ba? So ito po yung Global Dealer Package. Na para talaga sa mga, alam mo yon, gusto talaga gawin yung negosyo. So nagkakahalaga po siyang tumataginting na 14,998. Okay? So, pwede ka na magkaroon ng Cebuana, Western Union,
pwede ka na magkaroon ng mga airline ticketing mo, mga travel and tours mo, sa halagang 14,998. Sobrang mura! Tama ba? Pag nag-franchise ka ng buy center, daan-daang libo. Dito, nandito na lahat. Tama ba? Okay, so ano bang meron dyan? So, papakita ko po sa inyo yung pwedeng itsura niya once po na hinome base mo siya. Okay, so ito po yung parang maglalagay ka lang po ng tarpaulin sa tapat ng bahay nyo. Ayan. Or pwede niyo po siyang i-add kung meron ka ng sari-sari store dyan. Pwede niyo po siyang i-add-ons sa negosyo niyo po ngayon. Kung may pwesto ka na po. Okay? And then, pwede niyo po siyang stand alone. Ito po yung parang gagawin mo siyang i-cash-based center, pero hindi talaga siya i-cash-based center. Parang kukulayan mo lang siya ng yellow kapag meron kang pwesto. So, yan po yung pwede siya. Okay? At yung 49.98 po na yan, ulitin ko lang po sa inyo, lahat po ng system po kanina na diniscuss ko po sa inyo, lahat na po yun. All in one, nasa system nyo na po. Okay? Kung gusto nyo po makita yung system, patatanong nyo po sa sponsor nyo. Kung gusto nyo po makita talaga yung system. Okay? And plus inclusions po niya, 100,000. Covered ka na po sa loob ng isang taon. At may mga marketing materials tayo, tarpaulin, flyers, and brochures. Okay? Palakpakan naman po natin yung business po natin. Ito po, may good news po ako sa inyo. Lahat po ng mga diniscuss ko sa inyo, wala kayong kitaan, tama ba? Pero, 20% pa lang po yun ang kitaan. So, ibig sabihin, may nawawala pang 80%. So, gusto niyo po bang malaman yung 80%? Ayan, so ito pong 80% po natin, ito po yung tinatawag na working smart, not working hard. Ito yung tipong ito po, optional po siya. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pero kung gusto mong yumaman, kung gusto mong magbago yung buhay mo, gawin po itong 80%. Okay? Pero optional naman siya, depende sa'yo. Okay, ito po yung sikreto ng mga mayayaman, ng mga bilyonaryo. Talaga, mga malalaking negosyanteng yumayaman. Okay, ito po yung hindi tinuturo sa school. Okay, kaya nga po ako nag-unified kasi sa school talaga, ang turo sa akin, maging teacher daw ako, di ba? Maging doktor. Di ba? Pero dito ko po talaga natutunan kung bakit po talaga yumayaman yung mga malalaking negosyante. Kilala niyo po ba si Henry C? May-ari ng banko, may-ari ng BSP? Tama ba? May-ari ng mga BDO? Okay, may-ari ng, alam mo yun, mga malalaking negosyo sa labas, security bank. Diba? So si Henry si po, patay na. Tama ba? Yung negosyo niya po ba, yung BDO, patay na din? Hindi. So ibig sabihin, yung negosyo niya, hanggang ngayon, kumikita pa din. Kahit patay na siya, kumikita pa din siya. Gusto niyo po ba yun? Kahit patay na, kumikita? Sabi ni Ma'am, okay na kumita, wag lang mamatay, di ba? So ayun nga, actually, pwede niya siyang, pwedeng mangyari sa'yo yun. Okay, kasi pareho lang po tayo ng concept ni Henry C. Pinadama niya po yung negosyo niya, pinadama niya po yung branch niya, para kahit namamahinga na lang siya, pakapikapi na lang siya, di ba? Umi-income pa din siya. Okay, dumodoble, tumitriple po yung oras at yung income niya. Okay, so ito na po, papakita ko na po sa inyo. Wala pong lalabas, ha? Hindi, joke. Ayun, wala pong lalabas, okay? Ayan, so ito na po yung tinatawag nating additional benefits po ng Unify. So, apat pa pong kitaan po sa negosyo po natin. Okay, so una, ito po yung tinatawag nating direct referral incentive na kung saan, pag may kakilala ka po na gustong magkaroon ng gantong negosyo, gustong magbayad center, pag sumali po siya sa inyo, okay, magkakaroon po kayo ng bonus sa company ng 1,000 pesos. Actually po, unlimited po yan. Pag 10 po yung napasali mo, bibigyan ka ng 10,000. Pag isang 100 napasali mo, bibigyan ka ng 100,000. Okay, pero ito po ah, hindi nyo po kailangan magpasali ng 100 tao para kumita ng malaki po sa ating negosyo. Okay, kasi po ito po, kailangan nyo lang po ng dalawang marites, okay, na may invite po, na alam yung tipong imbis sa chismis, yung sasabihin nila, di ba, yung mga masasamang balita, ichichismis nila, yung negosyo po natin, yung ichichismis nila sa barangay nyo, di ba? So ito po, kailangan nyo lang po ng dalawang tao, left and right. Si friend A, tsaka si friend B. Okay? O di ka, pwede yung gawin. Di ba, supporter ni Lenny, supporter ni BBM, di ba? Siya pinakalat niya, doon yung pinakalat din niya. Tama ba? So pakaparehong marites. Tama ba? So ito po ang kagandahan po sa atin, hindi pa po natatapos dyan, meron pa po tayong pangalawa.
So dahil sila po, Marites, di ba? Binaritas po yung negosyo natin, meron din po silang pinasali. Okay, nagpasali din po sila. Ang kagandahan po dyan, wala ka na pong ginawa. Ang ginawa mo lang, sinamahan mo lang yung kaibigan mo. Okay, pero kumita ka pa po dyan ng 60 pesos po sa isang tao. Okay, pwede na? Parang nalungkot kayo sa 60. Malaki yan. Tama ba? Pambili mo na yan ng chicken fillet. Di ba? 60 pesos. So, ang kagandahan po dyan sa 60 pesos po natin, pag nagtuloy-tuloy po yan, up to 10th level po. 10 dito, 10 dito, 10 dito, hanggang 10. Okay? Ang potential income niyo po, 120,000 sa isang tao. Pwede na? Pwede, tama. So, ito po, actually, pangalawa pa lang po yan. May pangatlo pa po tayo. Sobrang daming kitaan, di ba? Nakakahingal, di ba? So, ito po yung pangatlo natin. Sino po dito yung mga umiinom? Ayan, kung umiinom ka, familiar ka sa SMB, ayan, pero dito po talaga nakakalasing talaga yung kitaan. Okay, sales match bonus na kung saan, once po yung left and right niyo po nag-match, nadetect po ng company natin na nag-match, magkakaroon ka po ng 1,500 pesos kada pair po niyan. Okay? Isang pair po dito, 1,500, 1,500, 1,500. Hanggang sa pinakailalim, 1,500, 1,500. Alam yung tipo, pagkagising mo, may 1,500 ka sa account mo. Tama ba, nag-pair pala yung left and right mo? Okay, so ang kagandahan po dyan, best example po natin, ito po, meron po tayo dito, safety net. Okay, dahil po legal, moral, ethical po yung negosyo natin, lahat po ng mga networking company, lahat po ng mga MLM company, kailangan po ng safety net. Okay, so safety net po natin, 60 pairs per day. Pag nagtuloy-tuloy po yung 1-5 nyo, hanggang isang buwan, up to 30 days, okay, hanggang 60 pairs po yan, times 1-5, may potential income po kayo ng 90,000 sa loob ng isang araw. Okay? Pwede na? Pwede na, tama ba? Actually, ito pong 90,000 po na to, may nakagawa na po niyan. Actually, Tagalago na po siya. Si Ma'am Cristina Pedere, ang nakuha niya po isang pare at saka isang kapitan ng barko. Okay, so actually po, yung 90,000 po na yan, may nakagawa na po talaga niya, si Ma'am Cristina. Kapag makikita niyo po yan dito minsan, pag sa office, pag umaba siya, galing Laguna. Okay? So, ang potential income niyo po, pag nagtuloy-tuloy po yung 90,000 niyo up to 30 days, ang potential income niyo po sa Unified, 2.7 million a month. Ayan. Parang nalula yung iba. Diba? Sabi dito, bills payment na, ba't may million-million na? Tama ba? So ito po, actually po, yung 2.7 million po natin, ang Hall of Famer po ng Unified, kumikita na po siya ng 1.5 million a month. Ganun po siya kagrabe. Alam mo yung tipong kapag nai-stress siya, di ba? Pupunta na siya ng Boracay, di ba? Kapag nai-stress siya, bibili na siya ng bago niyang kotse, bago niyang condo unit, di ba? So ganun siya ma-stress. Ang mga mayayaman, ganun ma-stress, tama ba? Yung mga walang pera, pag na-stress tayo, lugmok tayo sa kwarto, tama ba? Alam yung tipong iniisip mo, ano bang kulang? Charot. Diba? And then, ayun po, actually po, yan po yung potential income niya po sa Unified. Pero, may pang-apat pa po tayo. Ito po yung pinaka-nakaka-excite sa lahat. Yung pang-apat po natin. Ayan. So, ang ating residual income. Ito po yung tatawag ating passive income. Na alam mo yung tipong, yung income mo, kahit wala ka, darating yung araw, di ba? Darating yung ilang taon, after 3 to 5 years, gawin mo siya, seryosohin mo siya, darating yung araw, kumikita ka nang wala kang ginagawa. Okay? So, halimbawa po yung Maritas na napasali mo, nag-book po siya ng domestic ticket na 10 pesos. Okay? May 10 pesos ka po dyan na income, wala ka pong ginawa. Nag-book po siya ng international ticket, may income ka na 25 pesos. Okay? So, ito po yung tipo na habang nag-book po yung mga napasali mo, okay, umi-income ka. Okay, ang kagandahan po dito, nung naranasan ko po dito yung piso lang, sa teacher ko po kasi yun, teacher ko po napasali ko, nag-book po siya ng insurance niya. Okay, yung insurance po niya na yun, nagkaroon po ako doon ng 50 cents pa piso-piso. Nung una pa po ng 50 cents pa lang po yung sa insurance. Alam mo yung tipong kumi-income ako, piso, kasi dalawang insurance yung binok niya. Diba? Alam mo, kahit piso na magugulat ka kasi totoo talaga eh. Tama ba? Totoo talaga na kahit wala kang ginawa, pwede ka talagang umi-income ng residual. Diba? Unlike kasi sa active income, diba? Pag kumita ka, yun na talaga yun. Every month,
Diba? Ito po, darating yung araw. Pag dumami po yung tao mo, after 5 years, sabi na lang po natin, 10,000 na po yung tao mo. Okay, 10,000 po na yan. Nag-times na lang, nag-book na lang po sila ng ticket or nag-buy na lang po sila ng bills. 3 na bills, isang tubig, kuryente, tsaka wifi. I-times po natin ng piso. Meron ka pong potential income, 30,000 a month. Wala kang ginagawa. Ang kagandahan pa po dyan, yung 30,000 po na yan, monthly pa po yan. Okay? Buwan-buwan yan kasi buwan-buwan tayo nag-uvide ng bills. Tama ba? Sasabi nga eh, di ba? Meron akong nabasa. Pag ikaw daw, hindi ka pa doon nakakahanap ng isang negosyo na kumikita ka habang tulog ka, habang buhay ka daw magtatrabaho. Tama ba? So ito na po yung negosyo na nakita mo na alam yung tipong darating yung araw, kahit natutulog ka, may mga mapiso-piso pumapasok sa income mo. Di ba? Sa wallet mo, sa Unified. Okay? So actually po, ito para at least makilala nyo pa po yung residual income. So ito na po, last na po itong power of residual income. Actually po, nakaka-excite. Okay? Kasi kung ikaw talaga, saseryosohin mo talaga si Unified, pwede mo tong gawin. Kung saseryosohin mo talaga yung residual income natin. Okay? So ito po. So, example na lang po, nag-10 branch ka po sa Unified. Kasi pwede nyo po kasing damihan yung branch nyo. Okay, pwede nyo pong ilagay sa iba't iba yung system nyo po sa Unified. So, una po, halimbawa, 10 branch po yung finranchise nyo, 17,000. Sa 17,000 po, may free products po yan na worth 17,000 ulit. Ay, 15,000, tama. So, ayun po, yung 10 branches po na yan, i-times po natin yan, 170,000 po yung capital nyo. Okay, sa 10 account. Sa 10 branch. Okay? So, bibigyan po natin ng ROI yan. Kumpitin po natin. Okay? So, pagka-franchise nyo, bibigyan ka po ng company ng tangible products worth 13,000 times 10. Meron ka pong balik puhunan na 130,000 sa products. So, pwede nyo ibenta, pwede nyo gamitin. Okay? And then, ito po, ROI naman po sa direct referral. Bakit po? Bakit po may direct referral? Ito pong 10th account mo, naka-direct po yan sa 9th, tama ba? So may 1,000 to. Okay, so may 1,000 po yan, paangat. Okay, so ang total po niyan, 1,000 times 9 accounts, meron ka pong ROI na 9,000 sa direct referral. Ang total po ng return of investment mo, sa 170,000, 139,000. So ibig sabihin po, 80% po nang ininvest mo po na 170,000 bumalik po sa'yo. Okay? Para ka lang nag-franchise, di ba? Tapos may bumalik agad, di ba, na 139,000. So ito, papakita ko po sa inyo kung paano babalik yan. Kung ano po bang meron, bakit, ano ba yung mga benefits na pwede mong makuha pag nag-10 accounts ka po? Okay? So ito po, para po at least mas malinaw po sa inyo, kapag po ginawa niyo po isang linya, yung 10 branches nyo, yung pinakailalim po, yan po yung ipapantransak nyo. Bakit? Para may residual income po yan lahat. Paangat. Okay? So sabi na lang po natin, nagbuka po ng ticket. 10 packs international. Okay? Nagbuka po dito, 10 packs times 1,000 yung markup mo, plus times 2 pa siya kasi round trip. Okay? Ang total income mo po dyan sa booking mo, 20,000. Okay? Sa isang account pa lang po yan. Pero dahil naka 10 accounts ka, meron ka pong marireceive na residual income. So magkano pa ang residual income sa international booking? 25 pesos. Tama ba? So 10 packs times 2, 20 times 25. Okay, meron ka pong potential income na 500 pesos residual income. Gusto niyo yun? 500 dito, 500, 500, 500, 500, paangat. Diba? So ito po ang kagandahan dyan. Ang total po niyan, dahil naka 10 branch ka, yung 9 branch mo paangat, diba, umingkap po ng 4,500. Okay? Plus yung iningkap po sa ticketing booking mo. Okay? Plus 20,000, ang total ROI mo, return of investment mo, 24,500 pesos. Okay? Anong gusto nyo? Times 1 o times 10? O, mag-10 accounts ka. Okay, gusto mo mag-times 10 yung income. Okay? So, ito pa. Para at least talaga, makita nyo talaga yung power of residual income talaga.
Okay, so sabihin na lang po natin, tinatrabaho niyo po sa Unified 5 years. Talagang hinato niyo talaga, alam mo yun? Sinipagan niyo talaga, buong oras niyo talaga binigay niyo sa Unified. Eto po, sabihin na lang po natin, yung 10,000 tao niyo po, nag-transact po ng 6 na bills. So 60,000, tama ba? Times 50 cents po na, residual income mo. Okay, meron ka pong income na 30,000 po per month. Okay, so monthly na yan, 30,000. Pero dahil naka 10 accounts ka, naka 10 branches ka, yung 30,000 po na yan, magta-times 10 po yan, meron ka pong income every month, 300,000 pesos, wala kang ginagawa, di ba? Ganun siya nakakabilib. Okay, magta-times 10 talaga yung income mo. Kaya kung bakit, alam mo po, marami po sa amin nag 10 branches sa grupo po namin. Promise, alam mo yung tipong, ito talaga yung nakikita nila, na yung potential income nila na pwedeng mangyari sa kanila. Kasi hahatawin mo na siya, gagawin mo na siya. Tama ba? Doon ka na sa malaking income. Tama ba? Gawin mo na siya. Okay? So actually po, tapos na po ang ating presentation. Okay, so ibig sabihin po, yun naman po lahat yung mga negosyo na pwede mong gawin. So wag po muna kayong mag-alala kung 15,000 pa lang po yung pera nyo dyan, okay lang. Okay, so isang account lang muna, tapos unti-untiin nyo ng 10 accounts. Okay? So, ayun na naman po yung presentation natin. So, magpapakilala na lang po ako ulit. So, ako nga po pala si Ira Araneta, 15 years old, si Jante, mukha lang po tayong principal. Okay? Pero negosyado na po tayo sa Unified. Ayun, thank you po sa lahat po ng mga nakinig. Okay, pero meron